Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ika-8 ng Disyembre at ipinagdiriwang ng Inang Simbahan ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa Mahal na Birheng Maria, ang Immaculada Concepcion. Hilingin natin na sa banal na misang ito matulad tayo kay Maria, walang ibang dala kundi si Jesus. Ipanalangin natin na kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, gayon din ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang kaarawan ni Crisel Binato, gayon din ang lahat ng patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio, para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, lalo't higit ang intensyon ng pamilya ni Sosima Mauhay at ang kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao, lalo't higit ang kapatid ni Father Jesse Pentino si Romel. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak na Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan na sanlibutan, mawa ka sa kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming
Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak na inilaan mong maging marapat sa tahanan, ang mahal na birheng pinaglihing walang minanang kasalanan, at siya'y binukod mo para huwag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat, pakundangan sa kamatayan nga ako'y ng iyong anak, bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat na tanging ikaw lang, iyong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae, laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog sa ulo mong iyan at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang tinawag ni Adan. Sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat siyaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na nadama, iyong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niya'y ito'y siya na din ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ang awa, ang gawain niya'y dakila.
Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago panilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalagang upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos at nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong panguna. Kaming mag-aunang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumas sa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa ang kanilihakob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth, alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria,
ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Salamat sa Diyos, holiday. Dahil kung hindi holiday, wala kayo dito. Tanya, kung punong-puno tayo, ano? Parang Linggo, ano ha? Tama, sapagkat ang araw na ito, ang December 8, ang dakilang kapistahan ni Maria, ang Immaculada Concepcion, ay isang pistang pangilin. Sabi ng turo ng simbahan, kapag pistang pangilin, dapat sumimba parang Linggo. Ito po naman sa buong taon ay tatatlo. Itong December 8, ang December 25, Pasko, at ang January 1, si Maria ang Ina ng Diyos. Ito ang mga pistang pangilin na dapat tayo'y sumisimba kahit hindi Linggo. At sa mga pinaniniwala ang dogma tungkol sa Mahal na Birheng Maria, pag sinabing dogma, ito po yung katuruan ng simbahan na isang katotohanan. Ang Immaculada Concepcion ay isa sa apat na dogma kapag pinag-usapan si Maria. Nariyan ang Immaculada Concepcion, ang pagiging ina ng Diyos, ang panghabang buhay na pagiging birhen ni Maria, at ang kanyang pag-aakyat sa langit. Ito ang apat na dogma ng simbahan tungkol kay Maria. Salamat sa Diyos, holiday. Bakit po kayo naririto? Dahil holiday. O, wag ko kayong tumingin lamang sa akin. Alam tayo magtitigan hanggang maya-maya, di ka? Bakit kayo naririto? Nagkayayaan kayo? O pangpuno kayo sa van? Pang 13 kayo? Sayang eh, kulang pa ng isa kami. Kulang ng 1-3. Sama na ikaw. O ano, nagtagpo kayo ng iyong girlfriend ngayon dito. Ito ang inyong tagpuan. Bakit kayo naririto? Dahil sa Mahal na Birhen? Dahil kay Padre Pio? Lalong huwag kayong pupunta dito dahil sa akin. Mga minamahal, bukod kay Jesus, kung may iba pa kayong dahilan ng pagpunta dito, umuwi na kayo. Huwag na kayong babalik dito. Hindi namin kayo kailangan kung hindi si Jesus ang dahilan ng inyong pagpunta dito. Ha, tatandaan niyo ito ha. Hindi si Padre Pio ang ipinupunta dito. Kahit pudpudin ninyo ang kamay niyan at kahit manligo kayo sa holy water sa baba, hindi kayo magkakaroon ng biyaya. Hindi rin si Mama Mary ang inyong ipinunta dito. Bagamat salamat, kapistahan ni Maria, kaya kayo naririto. Dahil kahit kailan, hindi si Maria ang magbibigay ng inyong kagalingan. Lalong hindi si Father ang inyong pinunta dito, ha? Huwag kayong pupunta dito dahil si Father ay naririto. Mali! Kaya tayo naririto dahil kay Kristo. Wala nang iba. Sana'y wala na kayong iba pang dahilan ng pagpunta dito bukod kay Kristo. Dahil ang simbahang ito at ang lahat ng simbahan ay kung saan namumuhay si Kristo. At si Maria ay daluyan lamang ng habag at kagalingang kaloob ni Kristo. Si Padre Pio ay instrumento lamang upang magpagaling si Kristo. Kaya po, sa lahat ng pagkakataon at sa marami pang pagkakataon kayo bibisita sa mga simbahan, gawin niyong iisa ang dahilan, si Kristo. At gusto nating makatulad ni Kristo. Yun lamang, ano ha? Wala nang ibang dahilan. Mabait o hindi ang paring nagmimisa, hindi na yun pinag-uusapan. Dahil si Kristo ang ating ipinunta dito.
Mataray o hindi ang sekretarya ng parokya, hindi iyon pinag-uusapan. Dahil si Kristo ang ating ipinunta dito. Kaya nga po mga minamahal, abay ang hamon sa atin ang pagdiriwang na ito. Bagamat si Maria ang ipinagdiriwang, ito'y pagdiriwang ni Kristo. Sa palagay ba ninyo, bakit banal si Maria? Bakit nasa langit si Maria? Bakit mabait si Maria? Dahil ba siya'y madasalin? Sabi nga ng anghel kay Maria, matuwa ka, kinalulugdan ka ng Diyos. Si Maria ay banal, si Maria ay nasa langit dahil kay Kristo. Kung wala si Kristo, walang Maria. Wala kang ipagpipiesta ngayon. Dahil ang buong katauhan ni Maria ay buhay ni Kristo. At nung umuo si Maria, sabi dito, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Nung umuo si Maria, yun ay oo na panghabang buhay. Kaya kahit noong naghihirap si Kristo, oo pa rin si Maria dahil kalooban ng Diyos. Yun ang ating pagkakaiba minsan. Pag ikay hirap na, nakakalimutan na si Kristo. Kapag ka ang daming problema, parang lumalayo na si Kristo. Kapag sunod-sunod na ang mga pagsubok sa buhay, hindi na maramdaman si Kristo. Tingnan ninyo sa unang pagbasa. Ganito tayo minsan. Kapag kasukulan na ng problema at ng kasalanan, nagsisisihan. Hindi sabi ng Diyos kay Adan, bakit mo kinain ang bunga? Sabi ni Adan, aba, iyang babaeng ibinigay mo sa akin eh. Sisi, sabi kay Eva, bakit mo namang ginawa iyon? Abi, dahil niyang ahas na yan? Kapag ka problema ang pinag-uusapan, nagsisisihan. Kapag ka mali ang pinag-uusapan, naghahanap kung sino ang nagkamali. Hindi ganoon si Maria. Si Maria, nung niyakap niya ang pagiging ina ng Diyos, yun ay hanggang huli. Hanggang katapusan. At yun ang dapat nating tularan kay Maria. Masaya o hindi, si Kristo ang bida. May pera o wala, si Kristo ang bida. May problema o may pagtatagumpay, si Kristo ang bida. Ang madalas sa atin, bihirang maisip si Kristo. Pag mag-e-exam, oo, pila, pagpapabless ng lapis, pagpapabless ng calculator. Pagka nakapasa na, nasa beach na, nasa SM na, magse-celebrate, nakapasa ako. Diga? Nasaan na si Kristo? Mga minamahal, ang pagdiriwang na ito ay paanyaya upang sa bawat sandali si Kristo ang maging bida sa ating buhay. Si Maria, sa lahat ng pagkakataon ng kanyang buhay, si Kristo ang bida. Kaya nga po, huwag ninyong iisipin, nakasimba kami ngayon. Ang galing-galing ko. Magpapapicture ako mamaya dyan, tapos ilalagay ko sa aking My Day, visited the National Shrine. O, tas ang daming comments, ang galing mo, nakasimba ka, nakapagdasal ka sa Padre Pio. Nagdasal ka nga, sigurado ka. O nagpapicture ka lamang dito sa amin. Ay nakakatuwa, salamat sa inyo, kayo'y nasimba. Ay sa dami ng naging tao, simula kayo ng alas 3 ng madaling araw, bukas na daw eh, marami ng tao eh. Ilan na sa inyo ang sumimba? Yung iba'y nagpapicture lamang, pagkapicture, uuwi na. Pa sa SM na, Santo Tomas. Bukas ang aming SM. Ano ho? Nakakalungkot. Ito'y hindi lugar para mamasyal. Ito'y lugar para makatagpo si Kristo. Kaya yung mga batang yan, kahit maiingay, isama ninyo. Kailan matututong sumimba ang mga yan? Pag matanda na? Kahit nagtatatakbo dyan, kahit malilikot, isama ninyo. Ang problema ay kapag kayo na ang nagtatatakbo din yan, yun ang malaking problema natin.
Hayaan nyo mag-ingay, bata yan eh. Dahil ang simbahan ay lugar kung saan tatagpuin mo si Kristo. At salamat sa inyo. Holiday ngayon, ang naisip nyong puntahan, sumimba. Salamat sa inyo. Yun ay biyaya ng Diyos. At yun ay unti-unting pagtulad kay Maria na si Kristo lagi ang mahalaga. Pagkatapos naman ito, pa sa SM din kayo, diga? Saga kayo pupunta pa? Oo, pa sa SM. Bukas eh, maganda, maraming kainan sa SM. Pero salamat. Sumimba muna kayo. Dahil yun ang mahalaga. Yung tagpuin mo muna si Kristo bago mo gawin ang gusto mo. Pero wag na wag niyong iisipin na kapag ikay nakasimba, ikaw na ang pinakamabait. Baka akala niyo kayo na ang pinakamabait. Nakakatuwang tingnan kanina, ano, may mga sumisiksik, pinapasiksik ninyo yung hindi kayo nagagalit. Kasi nakakalungkot minsan, nasa simbahan, may sumiksik na matanda. Ah, ikaw, matandang ari, may pagsiksik pa eh. Pero nasa simbahan ka. Kaya salamat, kayo na, may nasiksik din eh. Salamat, pinasisiksik ninyo. Yan ang pagkakawang gawa. Hindi pwedeng dito lamang tayo mabait. Hindi pwedeng habang nag-aaman namin, nakapikit ka, talagang ramang-ramadam si Kristo, tapos pag-uwi mo sa inyo, mataray ka pa rin. Mali. Dasal-dasal ka, luhod-luhod ka di yan, di ka? Tapos pag-uwi mo sa inyo, kaaway mo pa rin ang iyong ina. Hindi mo pa rin pinapansin ang iyong kapatid. Sayang! Sayang ang pagpunta dito. Dahil ang pagdadasal ay isa lamang mukha ng pagtulad kay Kristo. Yung Kristong tatanggapin dito, yung Kristong mararamdaman dito, dapat mararamdaman din ng iba pag uwi ninyo. Iba kayo na mamaya ay pauwi pa lamang kayo, nasa sasakyan pa lamang, magkakaaway na kayo. Sinabi na ikaw sa iyo, huwag ka nang bumili, tagal na tagal mo, nag-CR ka pa, yan, hindi tayo makalabas. Pero galing kang simbahan. Diga ho, mga minamahal, bagamat mahirap, bagamat nagbumabagsak from time to time, bagamat nagpipilit, sikapin natin na ang ginagawa'y laging para kay Kristo. At lahat ng dahilan ng ito, si Kristo. Tingnan niyo po ang sabi ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa amin sa Batangas. Ang mga bilang na nakalaan kay Maria, number 176 hanggang 182, bagamat tinutukoy si Maria, ang lahat ng ito'y nagpapakilala kung gaanong pinapahalagahan niya si Kristo. Ganoon si Maria, at ganoon dapat tayo. Sa ating buhay, hindi ang iyong pagiging doktor, hindi ang iyong pagiging abogado, hindi ang iyong pagiging politiko ang nakikita. Dapat si Kristo ang nakikita sa iyo. Dahil sayang ang tatanggapin mong Kristo dito ngayon kung hindi mo ito kayang ibahagi sa ibang tao. Idalangin natin na sa banal na misang ito, habang pinararangalan natin ang mahal na ina ng Diyos, atin pong ibulong kay Kristo mamaya pagtanggap natin sa komunyon, sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagpakumbaba at mapagmahal na puso upang sa lahat ng pagkakataon, sa kabila ng aking kahinaan, ng aking kasalanan, ang aking buong buhay nawa ay maging laging tanda ng iyong awa at habag. Yung ikaw ang nakikita sa akin, hindi ang aking mga plano. Tulad ni Maria, ang pinakamahalaga lagi, ikaw, ang kanyang anak, si Kristo. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus na matay ni libing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsipu po muna ang lahat. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ngunit natanggap ni ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas sa iyaming inihahain sa iyong dambana, ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birhen, tanggapin mo ito at ipagkaloob mo, pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya, sa pagkasangkot sa pagsuway sa tanan, kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya'y mahango sa tanang kasalanan. Sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hindi mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng Kabanal-Banalan na iyong lubos na kinalulugdan, upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanya'y mababanaag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan, laang magbigay ng puspos na kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen niya'y iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit-lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulak, sa pilayay nagpalakad, at nakilang ay sa lahat. Kung hindi kaya lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gumitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ang Imakulada Konsepsyon, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami kaharian mo, sundin ang
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipain tulad sa tukso at iharya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na kay lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
malayo. Inabot na pagkabagabag, nawa'y mabanagan ka, inilang natala ng umaga. Kahit alon man ang pangamba, di alintana sapagkat naroon ka. Niunos ng bigati at kadiliman ng gabi. Maria sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamali, inang sinta, inang ginigilin. Tanglawan kami aming ina, sa kalangitan naming pita, pinakamimiti ka, Maria. Maria sa puso ninuman, ika'y tala ng walang pagmamali, inang sinta, inang ginigiling. Kung ito ang aming paglalaya, inabot na kabagabag, nawa'y mabanagan ka, inirang natala ng umaga. Kahit alon man ang pangamba, di alintana sapagkat naroon ka. Niunos ng bigati at kadiliman ng gabi. Sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamali, inang sinta, inang ginigiling. Kung ito'y aming paglalaya,
Kalayo. O kalangitan naming pita, ay mabanagan ta na kami ngiti ka. Puso dinuman ika'y tala ng kalangitan, ningning mo ay walang pagmamaliw, inang sinta inang ini. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ito'y aming paglalaya. Inabot ng pagkabagaba. Inirang natala ng umaga, kahit alunman ng pangamba, di alintana sapagkat naroon ka. Bigati at kadiliman ng gabi. Maria sa puso ninuman, ika'y tala ng sinta, inang ginigiling. Maria. Maria sa puso minuman, ika'y tala ng kalangitan, ningning mo walang pagmamaliw, inang sinta, inang magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariyang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan.
sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyong mapapansin, sa paligid ng ating simbahan, kayo po'y may makikitang Pilgrim's Information Record Book. Yan po ay tulong natin sa ating documentation program sa pagpapalawig ng datos sa turismong pangsimbahan at alaala ng inyong pagbisita sa National Shrine. Mamaya po, kung maaari, ipakisulat ng inyong mga pangalan at ilang hinihinging detalye. Meron po diyang record book na para sa international. Kung kayo OFW o sadyang kayo ay foreigner na may mga kasama, kung maaari po doon tayo sumulat sa Foreign International Record Book. Ito po'y malaking tulong sa ating ginagawa ngayong aplikasyon ng Pambansang Dambana. Para po sa mga misa ng Simbang Gabi at Misa di Gallo, ang Misa di Gallo ay alas 4:30 ng umaga mula December 16 hanggang December 24. At ang Simbang Gabi ay alas 5 ng hapon mula December 15 hanggang December 23. Maliban sa December 17, ito po'y magiging alas 6 ng gabi. Nawa po kayong lahat ay makiisa sa ating mga pagdiriwang. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 12 ng tanghali. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo, lagi kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, palaging pahalagahan ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nang sakdalinis kami ay hiling sa Diyos Ama namin kawang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.